At so dito nga muna tayo magsisimula kay Mother Flame. So establish muna natin na etong si Mother Flame ay hindi siya isang sandata o weapon, kundi isang energy o power source na pwedeng gamitin o i-embed sa isang makapangyarihang weapon. So kaya nga, kung babalikan natin itong ginawang pagsira ni Imusama sa Melulusha Kingdom, ay dito masabi natin na itong Mother Flame ginamit yan sa isang makapangyarihang sandata para sirain itong ang buong kingdom ni Lulusha. So meaning ay para magamit itong si Mother Flame ay kinakailangan na i-embed siya o i-link siya dun sa device na kung saan yung device na yon kayang ilabas yung lakas nito o yung kapangyarihan ni Mother Flame. So kumbaga ayun yung magiging output na. At so ngayon ang tanong ay ano yung connection niya dito kay Luffy at ano yung magiging role nito ni Mother Flame dun sa Gear 5 ni Luffy. So now ay puntahan nga muna natin itong si Luffy. So alam natin na itong Gear 5 ni Luffy hindi invincible yan at meron nga yung napakalaking butas. At eto nga ay yung kapag etong si Luffy na sobrahan na sa paggamit sa kanyang Gear 5 ay nauubos etong si Luffy, na exhaust siya, natutuyot siya. At kadalasan eto nga yung nagiging cause pa para ikapahamak ngayon ni Luffy. So eto talaga yung pinakapangit dyan sa Gear 5 ni Luffy kung tutusin. Kasi kung mapapagod etong si Luffy habang nakikipaglaban, parang common lang naman yun, parang given yun. Nga lang, ibang klase itong exhausted ni Luffy dyan. Kapag siya na-exhaust, talagang wala na, hindi siya makakagalaw, talagang walang kagula-gula pa eh dyan itong si Luffy. At ayun nga, ikakamatay niya pa yan. So kumbaga, kung walang backup dyan o kasama si Luffy, ay malamang tapos itong si Luffy ngayon dyan. Pero yung ilan ay sinasabi na baka nga ma-overcome ni Luffy itong kanyang kahinaan dyan, ng katulad kung paano niya na-overcome itong sa kanyang Gear 4. Pero sa tingin ko, hindi yan magiging ganun kadali katulad nung sa iniisip ng iba. Kasi nga, yung sa transformation ni Luffy dito ay hindi lang parang basta-basta o typical na pang level up lang ng kanyang gear. Ang nangyaring transformation kasi dito kay Luffy sa Gear 5 niya ay para naging malajos itong si Luffy dyan. At so now, kung godlike itong transformation ni Luffy, parang hindi ganun sasapat kung puro training lang. So kumbaga, he need something more maliban pa dyan sa kanyang training para makompleto niya itong kanyang Gear 5. At so now, ay punta ngayon tayo dito sa Gear 5 ni Luffy. So alam naman natin na itong Gear 5 ni Luffy ay may malaking kinalaman dyan o role na ginagampanan dyan yung puso, o specifically yung tibok ng puso mismo ni Luffy. So alam naman natin na itong puso ni Luffy, the more na mas malakas yung tibok ng puso niyan, ay mas nag-a-activate nga dyan o tuloy-tuloy pa rin yung paggamit niya dyan nga sa kanyang Gear 5. Nang kagaya dito sa pakikipaglaban niya kay Kaido. So parang ang nangyayari niyan, itong puso ni Luffy, yung tibok ng puso niya, yan yung nagiging source ni Luffy para nga magkaroon siya yung lakas sa pakikipaglaban dito kay Kaido at para nga magamit niya ng tuloy-tuloy itong kanyang Gear 5. So yun sa pagdating dito na itong pagdibok ng puso ni Luffy yung nagbibigay ng lakas sa kanya para nga makapagpatuloy siya sa pakikipaglaban habang naka Gear 5 itong si Luffy, ay sa totoong buhay parang relative naman yan. Kasi nga, medically speaking, ang sabi naman dito, basahin natin konti, the heart uses much energy to pump even more energy into the rest of the body. Alternatively, the heart is an efficient engine that both consumes and provides energy. So tama naman yan, lahat tayo relate siguro dyan. Kasi nga, kapag yung parang humihina ba yung tibok ng puso natin, ay parang seemingly nanghihina rin tayo physically. Pero balikan nga natin muna itong nangyari kay Luffy, yung na-exhaust siya sa paikipaglaban dyan kay Jupiter at saka nga kay Wakuri. So dito, nung ma-exhaust si Luffy, diba pinakain siya ng special meat nito nila Brogy. At after nga nyan, nagbalik temporarily itong lakas ni Luffy. At dito nga nakita natin na unti-unti bumalik din itong paggamit nga sa kanyang Gear 5. So dito ang ibig sabihin na pwede palang ma-fueled up itong si Luffy at magamit niya ulit kaagad yung kanyang Gear 5 kung mabibigyan si Luffy ng tamang energy o ng tamang power source ba. So kaya nga, going back dito kay Mother Flame, alam naman natin na itong si Mother Flame ay parang katulad niyan, yung Eternal Flame na tinatawag nga ni Dr. Vegapunk. At dahil nga sa alam na natin ngayon na may tremendous amount ng power energy itong si Mother Flame, kaya possible na ito na yung maging solusyon para magamit na o makompleto ni Luffy yung paggamit niya sa kanyang Gear 5. Kasi nga naman, kung may pagka-eternal o may pagka-limitless ba itong kayang i-provide na energy ni Mother Flame, ay kapag na-consume yan ni Luffy o na-absorb ni Luffy itong si Mother Flame, ay pwede na lang hindi mapagod dyan itong si Luffy ng ganung kadali lang, at pwede niya pang magamit ng fully itong kapangyarihan niya o yung kanyang ability. So sa madaling sabi, mawawala na yung weakness ni Luffy at yung kanyang restraint sa paggamit nga sa
Gear 5 niya. So kaya nga win-win talaga para dito kay Luffy kung ma-consume niya o ma-absorb niya etong si Mother Flame. Pero ang tanong ay nakakain nga ba talaga o na-absorb ba talaga etong si Mother Flame dyan. Pero maliban pa dito ay pansinin din natin etong ang reaction ni Saturn pati na rin ng ibang mga elders dito pagdating kay Mother Flame. At so dito ay may kita nga natin na parang ilag o parang takot etong si Saturn dito kay Mother Flame. So kaya ngayon ang tanong ay hindi kaya etong si Mother Flame yung solusyon naman o yung susi para ma-injured o ma-damage ni Luffy etong mga Gear 5 na. Kasi nga diba ngayon currently hindi ma-damage ni Luffy etong mga Gorosei na to kahit na anong pag-atake yung gawin niya. Pero kung pagbabasihan nga etong reaction ni Saturn nung makita niya etong Mother Flame ay parang natatakot si Saturn dyan. So actually parang hindi lang si Saturn kahit nga pati etong mga kasama niya pa yung iba pang mga Gorosei natin. So kaya nga nag-a-arise dito yung possibility na hindi kaya yung kapangyarihan o yung lakas ng Mother Flame yun yung kinakailangan ni Luffy para nga matalo niya etong mga Gorosei natin ngayon dyan. So kaya ayan ang kayo ba sa tingin nyo etong si Mother Flame na nga ba yung susi para matalo ni Luffy etong mga Gorosei natin dyan. At yung tanong na talaga nga bang pwedeng ma-consume o ma-absorb ni Luffy etong si Mother Flame.